Hi, kamusta? What's up? And dito naman tayo. So sa video na to, ituturo ko sa inyo kung sino ba talaga yung nagre-register ng mga maliliit na fishing vessels na karaniwang nakikita natin sa mga municipal waters, yung below fishing, below 3 cruise tonnages. So, what's up? Kailangan ba silang ng rehistro? O hindi na? O ano? So, ayon sa Executive Order No. 3050 2004, ito ay nilagdaan ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2004. So, ang title ng Executive Order na ito is devolving to municipal and city governments the registration of fishing vessels 3 gross tonnage and below. So, malinaw dito na it's about fishing vessels 3 gross tonnage and below. So, sa mga wala pang idea kung ano yung 3 gross tonnage and below, so you can check my other videos kasi natakol ko na tong topic na to, yung mga municipal fishing vessels. So, ang municipal fishing vessels, which is 3 gross tonnage below, ito pala yung mga fishing vessel na maliliit na karaniwang makikita natin sa mga municipal waters na nagfi-fish sila doon. So, it is not a commercial fishing vessel. So, ang pagkakaiba nito sa commercial fishing vessel, pag commercial fishing vessel ka, that means to say, you're above 3 gross tonnage. So, above 3 gross tonnage, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 70, or pataas commercial fishing vessel na yun. So yung mga maliliit lang, 3 gross tonnage below, ito yung mga municipal fishing vessel. So, ang pagkakaiba naman nila in terms of yung area, yung area na kanilang pinifish. Yung mga 3 gross tonnage below, municipal fishing vessel is nagfi-fish lang sila from shoreline. So, kunyari yung shoreline, hindi ka dapat lalagpas ng 15 kilometers. So, yun yung sinasabing municipal waters. So, galing sa shoreline ng municipal water, yung lupa sa gilid, yung baybayin, galing sa baybayin, sukat ka da ng 15 kilometers. So, yun yung saklaw ng mga municipal fishing grounds wherein yung LGU, yung city governments o local government unit ay dinidevolve ni ng Malacanang yung pagpa-register ng mga maliliit na vessels na to. So, kung titingnan mo, malawak pa rin yung area ng fishing ground na yun, considering na maliit yung vessel mo. If you are 3 gross tonnage below, and wala kang motor, walang motor, kumbaga hindi motorized vessels, di ka abot ng mga 5 kilometers kasasagwan. So, mahirap yun. So, kahit na maliliit tong mga vessels na to, they will still kailangan i-consider yung safety nila. So, that is why na yung municipal government o local government unit o city government is binigyan ng EO na to to be responsible doon sa safety ng mga fishing vessels na maliliit. Because mostly sa ating mga local fishermen, yung sa mga liliit lang, dependent sila sa dagat, lalo na yung mga nakatira doon sa mga islands. It is a one source of income din, unlike gaya ng mga farmers at saka yung mga ano natin sa dagat naman is sa fisheries. So dito yung executive order na to binigay ng na sa mga city governments or local government units. So yung laman nito ng EO Executive Order 305, sabi dito, devolving to municipal and city governments the registration of fishing vessels 3 gross tonnage below. So whereas the Maritime Industry Authority is mandated under Section 12, Executive Order No. 125, as amended,
EO number 125A, two registered vessels. The Philippine Coast Guard has been deputized by the Marina to register fishing vessels triggers stands below pursuant to Department Order 981180 and Department of Transportation and Communication and Marina Memorandum Circular number 139. So para sa kalaman ng lahat, si Maritime Industry Authority is under sila ng Department of Transportation and Communication dati, which is ngayon is ano na lang, siniparit yung communication kasi ginawang DICT sa ginawang DOTR. So Department of Transportation na lang. So under ng Department of Transportation yung LTO, yung nag-register ng mga sasakyan sa lupa, sasakyan na yung train, ano pa, public utility vehicle, mga bus, mga ano yan, and then yung LTO, yung si Maritime Industry Authority, at saka yung Coast Guard is yung enforcement body transportation sa dagat. Sila yung nagbabantay, kumbaga kung sa LTO yung Coast Guard yung highway patrol group, sila yung enforcement body ng LTO, o kaya sila yung mga MMDA, parang ganon. Sila yung nagmo-monitor at saka gumagawa ng ano, yun si Coast Guard. So dito sa executive order na to, otherwise known as the Local Government Code 1921, provides that the Sangguniang Bayan shall issue licenses for the operation of fishing vessels 3 gross tonnage or less. Section 17, 16, 18 of Republic Act 8550, otherwise known as the Philippine Fisheries Code of 1998, provided that the LGU shall have the jurisdiction on municipal waters. So malinaw dito na sinasabi na kung sino yung may jurisdiction sa municipal waters, siya yung may karapatan mag-register. So ano bang purpose ng registration ng fishing vessels? Ganito guys, although yung dagat is malawak yan eh, imagine 15 square kilometers, so napakalaking area nun. And a fishing vessel na maliliit is mangingisda dyan. So 3 gross tonnage, what is 3 gross tonnage below guys? Around how many meters? Possibly 7 meters, 8 meters, na may mga 16 horsepower na engine, yung mga Kubota, Yanmar, ano ba yung ano dyan? Yung mga 16 horsepower, 22, 12, 8, 6 horsepower. So, ito yung mga maliliit na vessels. So, yung LGU is held accountable for the registration of those vessels for the purpose of i-account sila. Diba? Yun naman yung purpose ng registration eh. Accountability. Para yung mga vessel na yan is maging account. Malalaman ng local government unit if may nawala ba kaninong vessel, because ma-identify nila yung isang vessel kung sino yung may-ari, ano yung description ng vessels, ano yung engine pag nawala yon, o na kung may, if in case may discrasya sa dagat. So yun talaga yung pinaka purpose ng guys ng registration ng Philippine fishing vessel triggers na is below. At saka ang tanong, so sabi dito sa section 1, yun na yung sinabi kanina, devolution to local government units, na yung LG na yung mag-register ng mga below 3 gross tonnage below fishing vessels. And then sa section 3 sinasabi dito na record keeping and submission of reports, the municipal city shall maintain up to date records of fishing vessels 3 gross tonnage below under their jurisdiction and regularly submit to Marina regional office concerned, the PCG station detachment, and the list of vessels registered. So I think hindi to nangyayari na nagsasubmit sila ng mga
record ng Tristan is below sa mga na-register niya. I don't know, guys, if sa inyong local government unit, if nagfa-function ba yung local government unit ninyo to register small fishing vessels. So, ay di ko alam. Basta ang alam ko, hindi sila nagsasubmit ng records nila sa ibang mga region. At I don't know if nagsasubmit talaga sila sa ibang region. But in my information, walang record na sinasubmit nila. But still, I don't know if yung lahat ba talaga ng local government unit from town to town, from city to city is nagfa-function as na nag-register ba talaga sila ng mga small fishing vessels. 3 questions below. And then sa fourth is implementing guidelines. The Department of Justice, Department of Interior and Local Government, Department of Transportation and Communications, Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Marina, Philippine Coast Guard, Philippine Maritime Group, Fisherpok Sector, the League of Municipalities of the Philippines, and the League Cities of the Philippines shall jointly formulate the guidelines to implement this order. So, kailangan lang mag-formulate. Actually, hindi ko alam. So, yun yung sabi dito sa AO305. Basta malinaw sa executive order na to na nilagdaan ng Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo noong 2004 na si local government unit o si city or municipal government, sila yung nag-register ng mga fishing vessels. So, if yung mga iba dyan na gustong, actually, mayroon tong IRR eh. Mayroon tong IRR na nagtuturo paano to i-implement. By the way, kung gusto nilang malaman ng mga LGUs o yung taga-city paano mag-register, you can ask assistance sa Maritime Industry Authority kung paano i-conduct yung registration. So, yun lang muna sa araw na to. I hope may natutunan kayo. So, stay tuned for the next episode. Thank you and bye-bye.